sa ating discussion sa refrigeration systems. Our topic for today is about vapor compression cycle with heat exchanger. So as you can see in our course outline, this is our subtopic for the basic vapor compression refrigeration system. So we have here cycle with heat exchanger. So let us review first vapor compression cycle, which we have discussed last episode. We have here the schematic diagram. Ang cycle ng basic vapor refrigeration ay 1 to 2 is compression, na makikita natin dito sa pH chart. 1 to 2 compression, 2 to 3 dadaan yung refrigerant sa condenser at magkakaroon siya ng condensation, nandito sa pH chart. Then pupunta siya sa expansion valve at constant enthalpy, 3 to 4, then back to 1, pagdaan niya dito sa evaporator through evaporation. So yun yan yung, so ito yung basic vapor compression cycle. So the processes are written here at the bottom of the page. So here we will study about vapor compression cycle with heat exchanger. So pag sinabi natin with heat exchanger, meron tayo ditong dinagdag na isang part of the cycle, itong tinatawag natin na heat exchanger. Ito. Right? So the refrigerant from condenser, paglabas niya, mapupunta muna siya sa heat exchanger bago siya pampunta dito sa expansion valve. Unlike here, diretso siya sa expansion valve. At ito namang refrigerant from evaporator, bago siya mapunta sa compressor, from evaporator, dadaan muna siya sa heat exchanger. So dito sa heat exchanger ay magkakaroon dito ng heat exchange of the two coils. Kung makikita niya dito sa ibaba, meron tayo ditong tinatawag na liquid to suction heat exchanger. Ganito yan. The refrigerant coming from condenser, simply mainit yan. High temperature pa yan. So, ito namang refrigerant coming from evaporator, low temperature yan. Malamig yan. Pero, this is in saturated vapor. So, magkakaroon sila dyan ng heat exchange dito. So, bahagyang lalamig itong saturated liquid refrigerant, lalamig siya. At ito namang saturated vapor ay bahagya siyang magtataas yung temperature. So, magiging siyang superheated vapor bago pa man pumasok sa compressor. Unlike dito sa original cycle, pagpasok ng refrigerant sa compressor ay saturated vapor lang siya. Dito, superheated siya ng konti. Hindi naman masyado malaki yan. Kunti lang yan na ilang degrees, mga 10 degrees superheat yan. Okay. So yan ang pagkakaiba ng vapor compression cycle with heat exchanger. Ito yung heat exchanger, minsan ganyan ang itsura niya. So umiikot-ikot lang yan dun. Okay. Yung tube. Since contact, nakakontakt silang dalawa, yung isang type ng refrigerant ay dumadaan dito sa loob ng tube. Ito namang isang type ng refrigerant ay nandito naman. Okay. So magkakaroon sila ng exchange of heat. Dahil magkakadikit sila. So ito yung liquid to suction heat exchanger. So punta tayo dito sa pH chart ng vapor compression cycle with heat exchanger. So makikita nyo dito, yung 3 to 4 ay yung subcooling. Yung pagdaan dito ng saturated liquid, nagkaroon siya ng cooling effect. Okay? Dahil inabsorb ng malamig na refrigerant na galing sa evaporator yung ibang init niya. Kaya makikita nyo ay lumampas siya dito, nagkaroon siya dito ng subcooling. Then, 4 to 5 is expansion, and 5 to 6 is superheating. So itong expansion na ito ay constant enthalpy, at yung evaporation ay constant pressure. So makikita nyo dito sa 6 to 1, meron tayong tinatawag na superheating of the refrigerant. Yan, di ba? So 6, ito 6 to 1. Kasi nag-absorb siya ng heat from the saturated liquid coming from the condenser.
nagpasa siya dito ng heat. So, kaya nagkaroon siya dito ng superheating na konti. Then, 1 to 2, again, is at constant entropy compression. Yung heat balance sa compressor, sa condenser, sa evaporator, at saka sa expansion valve ay pares lang yan. Pero dito, heat balance dito sa heat exchanger ay kung makita nyo, gaya ng dati yung energy in is equal to energy out. So, ang coming, ang papasok ay H3 papasok at H6, so i-add mo siya. Ang palabas sa heat exchanger ay H1 at saka H4. So, hindi na natin to minultiply ng mass kasi makancel lang naman yung mass dito at saka mass dito. Or we have here H3 minus H4 is equal to H1 minus H6 by manipulating this equation. So, let us see the refrigerating effect. Ano na ba yung magiging refrigerating effect dito? So, ang refrigerating effect pa rin, gaya ng definition ng refrigerating effect, ito yung from 5 to 6. Kasi doon lang nangyayari yung refrigeration cycle. Nandito talaga yung refrigeration, 5 to 6. Yung 6 to 1, hindi na, wala na siya ditong refrigeration kasi process na sa heat exchanger. So, yung refrigerating effect niya ay the final enthalpy minus the initial enthalpy pagpasok sa evaporator. So, that is H6 minus H5. So, let us tackle these concepts about heat exchanger. Sabi dito, the heat exchanger has negligible thermodynamic advantages. Although it brought greater QE, it will also bring higher work of compression. Tama siya, kasi yung magkakaroon siya ng higher work of compression kasi yung specific volume niya ay mataas. The heat exchanger is definitely justified, however, in situations where the vapor entering the compressor must be superheated to ensure that no liquid enters the compressor. Ito naman yung advantage sa isa. Nasisiguro mo na yung refrigerant na mapasok sa compressor ay superheated na. Yung kasi ang dapat na mapunta sa compressor, yung wala siyang liquid. Okay? 100% vapor dapat ang pumapasok sa compressor para hindi siya masira. Kaya sabi dito, justified siya yung use of heat exchanger. Although, kung QE ang pag-uusapan, hindi masyadong malaki yan. It brought greater QE pero hindi masyadong malaki. Kasi meron din nga siyang tinatawag na higher work of compression. So, yung thermodynamic advantages, yung COP ay hindi rin masyado lalaki. Another practical reason for using the heat exchanger is to subcool the liquid from the condenser to prevent bubbles of vapor from impeding the flow of refrigerant through the expansion valve. Ang isa pang kagandahan ng heat exchanger ay nasasubcool niya yung liquid from the condenser. Nasisiguro niya na walang vapor na papasok dito sa expansion valve. Kasi pag may vapor yan, may mga bubbles yan. Yung vapor kasi nagkuko siya ng bubbles. So, nakaka-impede niya ng flow sa expansion valve. Kasi mga ang expansion valve, usually, maliit ang mga daanan dyan. So, kung subcooled liquid siya, automatic, wala na siyang, masisiguro mong wala siyang vapor. Kasi dito kasi kung magkulang ganyan ng kunti, di ba, dito ay may vapor pa dito, di ba, yung una. So, ito sigurado na siya na lampas na siya dito sa saturated liquid line. So, 100% na talaga siya. Doon papasok sa expansion valve. Paras din ng sa compressor dito, kung nandito kasi sa part na ito, punti lang na diferensya niyan, mayroon pa yung liquid. Samantalang kung lumampas siya dito sa guhit, sure ka na 100% vapor yan. Katulad din dito, sure ka na 100% liquid na siya. Kasi nandito na siya sa region na ito. Samantalang kung nandito lang siya sa guhit ng saturated line, konting diferensya ay pwede pa siya magkaroon ng konting vapor. So let us take an example of vapor compression cycle with heat exchanger.
A refrigerant 22 vapor compression system includes a liquid to suction heat exchanger in the system. The heat exchanger warms saturated vapor coming from the evaporator from negative 10 to 5 degrees Celsius with liquid which comes from the condenser at 30 degrees Celsius. The compressions are isentropic in both cases listed below. A. Calculate the coefficient of performance of the system. B. If the compressor is capable of pumping 12 liters per second measured at the compressor suction, what is the refrigeration capacity of the system with the heat exchanger? So, here is our problem. So, ang una dyan ay gagawin mo, uli, you have to draw the pH chart, the pressure enthalpy diagram. You have to plot the points 1 to 2, the compression, kagaya nung kanina, 2 to 3, condensation, 3 to 4, nandito yung side exchanger, 4 to 5, expansion, 5 to 6, nandito yung evaporation, nandito yung condenser sa 2 to 3, 5 to 6 is evaporation, 6 to 1, nandito uli yung pagdaan sa heat exchanger, and 1 to 2 is compression. So, the COP here, paras pa rin yung definition ng COP, QE, refrigerating capacity divided by the work of compression. So, here, yung refrigerating capacity niya is the mass flow rate times the change in enthalpy from 5 to 6 or H6 minus H5. While the work of compression is the mass flow rate times the change in enthalpy from 1 to 2 or H2 minus H1. So, same pa rin siya. Hindi pa rin siya nagbago yung equation ng COP. To find H1, locate point 1 on the pH chart given evaporator temperature negative 10 and heated to 5 degrees Celsius. So, doon ka muna sa 1. Ano ba yung H1? Kasi importante, nandito yung H1, H2, H5, and H6. So, here, ipat natin yun sa figure A as for yung pH chart. Mas madali kasi minsan mahanap yung mga enthalpy na estimate. Kahit pa dito ay estimation lang, hindi naman masyadong malaki ang difference niyan. Kasi ang calibration ng pH chart ay hindi naman malalaki. Halimbawa ito, 440 to 450. So, ma-estimate mo naman kung nasaan talaga yung line. Diba? Itong blue, kung nakita niyo itong blue, ito yung cycle. So, this is your 1 to 2, the compression. Then, 2 to 3, ito ang papunta na dito. Okay? So, dito muna tayo nakatutok sa 0.6, 1, and 2. 6, 1, and 2. Kasi kailangan natin makuha yung mga enthalpies dyan. So, kung makikita nyo, umpisa tayo dito sa negative 10. So, makikita nandito yung negative 10 degrees Celsius. Medyo natakpan lang ng konti, pero andito siya yung negative 10 degrees Celsius. So, since ang sabi doon ay superheated siya hanggang sa 5 degrees Celsius, so, kung babalikan natin, so, sabi dito, the heat exchanger warms saturated vapor coming from evaporator from negative 10 to 5. So, from negative 10 to 5 degrees Celsius. Okay? So, kung makikita natin dito, this is our negative 10. So, na-superheat siya to 5 degrees. So, ang 5 naman, makikita nyo, nandito yung 0 at ito yung 10. Diba? 0, 10. So, dahil nasa gitna yung 5 ng 0 and 10, so, i-assume natin ito yung 0 degrees. Ito yung 10 degrees. So, usually, nasa gitna yung 5. So, we will have here the 5 degrees Celsius. Makikita nyo naman. So, doon magdodrawing ka dyan ng constant temperature line. So, makikita nyo, ang constant temperature line ay hindi pababa. Ang pababa ay constant enthalpy. Constant temperature lines are drawn like this curve. Makikita nyo, ito ang 20 degrees Celsius. Ito ang 40 degrees Celsius. Yan ang 40 degrees Celsius. Makikita nyo sa arrow. Ito ang negative 20 degrees Celsius pababa.
Sana makita nyo. This is 20 degrees Celsius. So, yung 5, pagano'n din siya. Sa gitna ng 0 and 10 degrees Celsius. So, since ang graph natin ay dire-diretso itong negative 10, right? Negative 10 dun sa graph, dire-diretso. Kung saan siya mag-cross, yan yung point 1 mo. Yan ang point 1 natin. So, from that, we can read that as 412 kilojoules per kilogram. Kung magbasa ako dito, I will read this as 412. Kasi 410 and 420. So, the between that, mas malapit siya dito sa 410. So, I assume this is 412 kilojoules per kilogram. Then, from 1 to 2, uguhit ka na naman ng constant entropy line. So, yung mga constant entropy, kung makikita nyo ito, yan, yung mga paitaas na yan na naka-diagonal. Pero curve yan, hindi yan straight line. So, dodrawing ka naman dyan ng constant entropy. Then, dun sa graph natin, yung 30 degrees Celsius na condensing temperature, ipa-plot din natin. Nasaan yung 30? Ito yung 30, di ba? 20, 40, ito yung 30. Makikita nyo naman. So, kung saan siya mag-cross uli ng constant entropy, yun naman yung point 2 mo. So, that is 443. Kung babasahin mo naman dito sa ibaba. So, dito tayo magbabasahin dito. Dito yung mga temperature yan. Dito yung mga enthalpies. So, ganun lang kadali yung 1 to 2 using the pH chart. Although dito sa pH chart ay parang mga estimates lang, approximation, pero malapit naman yan. Hindi naman sila layo. Hindi ka naman pwede mag-estimate dito ng 440 or 450. Kasi, kita mo naman yung difference. Diba? 443 para sa akin. Kung sa tingin nyo 442, nasa inyo, pero para sa akin, nasa 443 siya or baka 444 pa siya. Ganun. Ngayon, dito sa point 1 again, pag nag-draw ka naman ng paganitong line, kung makita nyo yan, this is your specific volume. Itong mga line na ito, yan. Sundan nyo yung red. Ito yun. So, this is your 1. So, babagsak naman siya dito sa specific volume na between 0.070 and 0.060. Pero malapit na siya sa 70. So, I will read this as 0.068. Or you can read that as 0.067. That's okay. At dito sa 0.6, makita nyo, we can read this as 402. Diba? Parang 402 siya. Kasi lampas siya sa 400 ng konti. So, ganun ang mabasa. So, mukha mo agad dito yung 6, 1, and 2. At kung lalagyan mo ng estimate, di ba, sabi ko sa inyo, ito yung table 7 ng refrigerant 22. So, yung saturation temperature na 30 nandito, di ba, ito yung 30 degrees, saturation temperature na 30 yan. Yung point na yan, saturation temperature na 30, yan ang point na yan. This line is 30 degrees Celsius, pero ang saturation temperature na 30 ito, yan ako naka-stop na sa pointer ko, di ba? So, at kung hahanapin mo naman yan, yung saturation temperature 30 nandito, di ba? Yan. Tapos, meron tayo ditong value na constant entropy na between 1.8 and 1.82. Okay. Pero malapit siya sa 1.80. So, ang gitna nito ay 1.81. So, you can estimate this as 1.80360 here. Di ba? Ito yung entropy. Entropy, and this is enthalpy. Superheated ito. So, makikita nyo ito sa ibaba, di ba? Sa 30 degrees Celsius na saturation temperature, ang corresponding na 1.8036 na entropy ay itong 443. So, medyo tama tayo kasi ito yung 443 natin. O, diba? So, using the table, ganito, 443.867,
Okay? And using graph, halos parehas lang siya 143 din. Yan. So, sana nakita niya yung point 2. Iyan ang point 2, ito yan. 1.8036 constant entropy line. Kung saan nag-cross at meron siyang 30 degrees Celsius. Crossing niya ng constant entropy line here. And the 30 degrees Celsius saturation temperature. So, punta tayo dito, paano natin makukuha yung H3? Okay. H3 is equal to HF at 30 degrees Celsius. So, alam naman natin to. Gaya nung una. Kasi 0.3 na sa saturated liquid siya. So, HF siya sa 30 degrees. So, that is 236.7 dun sa table. So, to find H4, which is equal to H5, diba? H4 is equal to H5. Use the formula H3 minus H4 is equal to H1 minus H6. Ito yung na-derive natin kanina sa heat balance. Or H4 is equal to H6 plus H3 minus H1. So, itatransfer mo lang itong H4 dito, H1 dito, and H6 dito. Kaya nagkaroon siya ng H4 is equal to H6 plus H3 minus H1. So, gaya ng sinabi ko, yung H3 natin, makukuha sa table at 30 degrees Celsius, that is 236.7 kilojoules per kilogram. Ito yan. 236.664. So, I just write the single decimal place, 236.7. So, therefore, H4 is equal to 402, H6 natin, plus H3 minus H1. So, that is equal to 226.7 kilojoules per kilogram. So, yan ang H4 natin. At itong H4 natin, ay ito na rin yung H5 natin, di ba? So, now, we can now solve for our COP. So, yung COP is QE over WC mass flow rate times H6 minus H5 divided by mass flow rate times H2 minus H1. So, substitute mo yung mga value. Yung mass flow rate ay makancel yan. So, that becomes 5.65. So, sa letter B, ang hinanap na, if the compressor is capable of pumping 12 liters per second measured at the compressor suction, what is the refrigerating capacity of the system with the heat exchanger? So, hinanap natin dito yung QE, refrigerating capacity, at 12 liters per second pumping capacity of the compressor. So, we have here, yung mass flow rate, simpre, that is volume flow rate at 1 divided by the specific volume. So, we have here V1, volume flow rate at the suction of the compressor. So, given yan, 12 liters per second. Convert to cubic meter per second, at that is 12 divided by 1,000. So, 0.012. Specific volume at 0.1, nakita natin kanina, 0.068 cubic meter per kilogram. So, ito yung specific volume at 0.1, okay, 0.068. So, we have here the mass flow rate by substitution of the value 0.012 divided by 0.068, that is equal to 0.176. So, we have now the QE 0.176 kilogram per second multiplied by H6, 402, minus H5, 226.7 in kilojoules per kilogram, then we have 30.85 kilojoules per second or kilowatt. So, yan muna guys ang ating example dito sa topic na ito. So, I hope kung hindi nyo naintindihan uli, ay pwede nyo naman siyang ulit-ulitin. Basta tatandaan nyo yung bago nating equation dito sa heat exchanger, importante yun, mahalaga yun, itong yung heat balance sa heat exchanger. Ito. So,
So, mahalaga tong equation na ito. Huwag nyo itong kalilimutan. Kasi, yung H5 nandyan, H5 is equal to H4. Mahalaga tong H4. Diba? Mahalaga rin yung H1 nandyan yan. Samantalang yung 3 and 6, nababasa agad natin yan. Diba? 3 and 6, nababasa agad yan dun sa table. Kasi nasa saturated line siya. Saturated vapor ang 6, saturated liquid ang 3. Pero yung 1, okay, you can find this through graph. Mas maganda, mas madali sa graph. At yung 4, okay, H4, which is equal to H5, ay makukuha natin dito sa equation na ito. Kaya huwag niyo itong kalimutang heat balance at the heat exchanger. So yun muna, sa susunod ay tatalakayin natin yung panibagong topic dito sa refrigeration system. Salamat.